Welcome po ulit sa inyo mga ka-hunter. Ngayon po ay isishare ko po sa inyo yung pangalawang successful withdraw natin kay InMoon kung saan nakakapagmina po tayo ng free Dogecoin na pwede po natin magamit pang trade. At ngayon, after po natin siyang malipat sa Binance, susubukan naman po natin siyang i-transfer sa ating GCash account. So yung nakaraan, nakapaglipat tayo ng 62 Dogecoin, pagsasamahin po natin yon yung ating pong mawi-withdraw ngayon. At titingnan po natin kung magkano po siya in peso pag nasa GCash na po. So, wag na po nating patagalin. Umpisahan na po natin. Going dito kay InMoon. So, after dito, punta lang ulit tayo sa ating Chrome. So, dito. Sa inyo lang Chrome. Yan, pag nandito na tayo, kung mapapansin nyo, meron na akong 28 Dogecoin dito. So, yan yung namina ko ulit. At ilalabas natin yan. Lagay lang natin 28. Pindutin natin yung send. So, yung 28 na yan, pag na-receive natin sa Binance, is 27 na lang. Kasi may 1 piece nga na Dogecoin. So, send natin. So, ayan, sa baba. Hintayin na lang natin pumasok sa ating Binance mamaya yung ating na-withdraw na 28 Dogecoin. So pag pumasok siya, 27 na lang siya. So complete na siya. Wait na lang po natin mamaya kapag nag-successful na yung ating na-withdraw dito sa ito. Dito sa dashboard, so wala na yung na ating naminang Dogecoin. So, nabawasan na siya. So, check na lang po natin mamaya kung okay na po pumasok. Few moments later. After ilang minuto, check na natin yung ating Binance kung pumasok na ba yung ating na-withdraw galing InMoon na 28 Dogecoin. So, check na natin sa ating Binance. Click natin itong notification bell. So, click natin to. Yan. Ayun, pumasok na nga. Successful yung ating withdraw. So, dito, kung mapapansin nyo, yung 28, naging 27 na lang. Kasi nga, nabawasan siya ng 1 Dogecoin transaction fees. So, sa network fees yun, nabawasan ng 1 Dogecoin. So, kaya naging 27 na lang. Check natin yung ating wallet kung magkano na. Ayan. From 179, so naging 206 na yung ating Dogecoin. So napakabilis. Makapag-withdraw dito kay InMoon at legit po talaga siya. So ngayon naman is susubukan natin siyang ilabas galing Binance to GCash naman po siya. Ilabas naman po natin siya to dito. So yung 62 tsaka itong 27. So, 89 siya. Itong 89 Dogecoin ay ilabas na po natin siya. Papuntang GCash. So, ang gagawin po natin is P2P.
para malipat po natin siya sa ating Gcash. So, tayo sa wallet. Click natin yung spot. So, yung 206, babawasan po natin yun ng 89 Dogecoin. So, isesell po natin yung 89 Dogecoin doon po sa price po ni Dogecoin ngayon. So, kung magkano po yung price ni Dogecoin ngayon, tingnan po natin kung magkano po yung makukuha natin kapag sinell na po natin siya. So, isell na po natin. So, dito, dalang po kayo sa click nyo lang yung sell. Ayan. Tapos yung amount po kung ilan po yung ibebenta natin. So, 89. Lagyan natin 89. Tapos iset natin kung set natin yung price ni Dogecoin kung magkano po natin siya gustong ibenta. Yan po. So, ang makukuha nating USDT is 27.5 at 75. Yan. Tingin po natin. Set pa po natin siya. So, cancel. So, nakaset na siya. Kung mapapansin nyo, may arrow doon. So, hintayin lang natin ma-field para pag na-field na, automatic na na-sell at magiging USDT na siya. So, okay, wala na. Na-field na siya. So, check natin yung ating wallet. Yun, nabawasan na yung ating Dogecoin. At yung USDT natin is naging 27 na. 0.7. So, yan yung ating ililipat papuntang Gcash. So, ang total niya is 1,341 yung ating ilalabas. So, click natin P2P. Pero bago natin malipat yan, kailangan muna natin i-transfer itong ating USDT sa P2P transfer para mailabas po natin siya. Itong USDT na nasa spot, lipat lang po natin sa P2P. Natin yung P2P. Click natin yung transfer. So, yan. From spot wallet to P2P wallet. Ilipat natin siya. So, palitan natin itong BTC, gawin natin USDT. So, natin yung USDT, hanapin po natin. So, yan. Tapos, click nyo itong max. So, max, i-max po natin kung ilan. Yan. Then, mapapansin nyo, nandito na. So, click natin itong transfer. Click natin itong P2P trading. Check muna natin yung ating spot wallet kung wala na ba siya roon. So, dito, kung mapapansin nyo sa spot, wala na si USDT kasi nailipat na natin siya doon sa P2P wallet natin para mailabas na natin siya. So, ito na. Nasa P2P na si USDT. So, yan, pwede na natin siyang ilabas o ibenta tapos transfer natin siya sa ating Gcash.
So, isal na natin. Ha. Dito na P2P. So, sell. So, dito, marami kang pagpipilian. Ito yung mga bumibili ay nagbebenta. Sila yung bibili ng ating USDT. Tapos, ililipat natin sa ating GCash. Piliin natin yung GCash. Pero dahil nga 1-3 lang yung ating mailalabas, so pipili tayo ng mas mababa. So, hanap tayo ng mas mababa. So, dito nakita ko to si kaya lang kay Maya. So, ang kailangan natin is GCash. So, hanap tayo ng GCash. Ito si Winter Shell. Yan, GCash. So, 1,000 yung minimum niya na pwedeng ilabas. So, yan, dyan natin siya isa-sell. Pick natin yung sell. Then yung all. Tapos check natin yung ating payment method. So ayan, GCash. So dyan natin siya ita-transfer. Click nyo lang yung GCash. Then sell USDT. So, kailangan natin siyang i-chat. So, subukan natin i-chat. Dahil nga P2P yung ating gamit, parang person to person yung transaction. So, chat-chat natin siya. Ayun, nag-message siya. So, GCash name daw. So, lalagay natin. Pati yung ating account number sa GCash. Lalagay natin. 6, 2, 4. So, after natin malagay yan, isi-send natin. Yan. So, ayun, makikita natin na nagbayad na siya. So, check natin yung ating GCash o yung text. Dito, nakita natin yung na-receive natin, yung 1,341 sa ating binentang USD. Ngayon naman, ang kailangan natin ay ilabas natin yung ating binentang 27.7 na USDT. So, dito, confirm lang natin. Tayo natin yung OTP. So, ayan na. Re-release ko na yung binenta kong USDT. So, kiklik ko na itong done para mapunta na sa kanya yung 27.7 USD. So, ganun lang kadali mag-transaction ng P2P dito sa Binance using GCash. So, check natin mamaya yung ating GCash kung nalipat na yung ating naibentang USDT doon. So, mag-rate ko muna ako. I-rate ko muna siya ng positive.
So, napakabilis. So, puntahan na natin itong si GCash at i-check natin kung nandun na talaga. So, ayun, pumasok na nga yung ating binentang USDT na namina lang po natin galing sa Inmunda tayo. So, ganun lang kadali. Nagkaroon na tayo ng 1-3. So, nagmina lang tayo, kumita pa tayo. So, kung nagustuhan nyo po itong video ko, huwag nyo naman po sanang kalimutang isubscribe at i-click ang notification bell para ma-update ko pa po kayo sa aking mga susunod pang video. Salamat po sa inyo at ingat po.